Ako po si Rene. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung working student pa ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang fast food na ang mascot ay Matabang Bubuyog. Doon yon sa isa sa mga mall na kilalang haunted. Closing ako noon. Ang kasama kong mag-ayos ng tables and chairs ay yung katrabaho kong si David na working student din. Yung iba pa naming ka-shift ay sa kitchen naman naglilinis. Nakakayamot kapag nagsasara na kasi may paisa-isa pa ring customer. Mas doble yung yamot namin ni David kasi uwing-uwi na kami. Ilang table na lang ang hindi pa nalilinis nang may pumasok na babaeng customer. Gutom na raw siya at nagkikrave kaya pasensya na raw. Nung maibigay na yung order ng babae ay inassist ko ito sa isa sa mga table na nasa gilid. Nung kumakain na yung babae ay pinagpatuloy namin ni David ang paglilinis. Panay ang sulyap namin ni David doon sa babae. Nagbubulungan din kami kasi ang ganda-ganda ni ate. Nasa ganoong pagsipat kami ni David nang mapansin kong may batang pulube ang sumisilip doon sa salamin. Dinidikit ng bata yung mukha niya sa salamin tapos nilalabas niya yung dila. Sumasahod din ito ng kamay habang nakatingin doon sa babae. Senyales na gustong hingin yung kinakain ng babaeng gutom. Sa mga ganoong pang-iilang ng batang pulube ay hindi natinag yung babaeng customer. Tinuloy niya yung pagkain. Tinuro ko kay David yung bata. Sabi ko, paalisin mo nga yung batang pulube pre, baka maasiwa si ate. Pagkasabi ko noon Sir Neb ay tinanong ako ni David kung nasaan daw yung batang pulubi. Nasa labas ka ako. Dinidilaan yung salamin kung saan nakaupo si ate. Naningkit yung mga mata ni David. Inaninag niya yung salamin. Pagkatapos niyang aninagin ay sinabi niyang wala raw siyang nakikitang bata. Nung sabihin niyo ni David ay nanlamig yung katawan ko. Ako lang ba yung nakakakita doon sa batang pulubi nung mga oras na yon? Kahit natatakot ay nilapitan ko yung customer. Wala na yung batang pulubing dinidikit ang mukha sa salamin. Tinanong ko kung napansin niya ba yung bata sa labas kanina. Lalo akong nangilabot nung sabihin ni ate na kanina raw pa siya nakatingin sa dakong yon. Pero wala naman daw siyang nakitang bata. Paglabas ng customer at pagkatapos naming naglinis ay niyaya ko si David sa direksyon ng salamin kung saan ko nakita yung bata. Wala raw talaga siyang nakitang bata sa parting yon. Pero Sir Neb, nung tignan naming mabuti yung salamin ay meron itong bakas ng dalawang maliliit na kamay. Palatandaan na merong batang humawak sa salamin na yon. Karaniwan na sa atin yung kwentong pagpag sa 7-Eleven, kaya may mga nakikitang multo roon. Nakakita na rin ako ng multo pero hindi sa 7-Eleven. Sa halip ay sa McDonald's. Ako nga pala si Maybelline. Dati po akong working student sa McDo, pero hindi ko nasasabihin kung anong branch. 2 buwan pa lang akong nagtatrabaho roon nang makaranas ako ng katatakutan. Isa sa mga manager namin doon ay si Ma'am Raquel. Mababait naman lahat ng managers namin, pero si Ma'am Raquel talaga yung madaling makapalagayang loob. Lagi siyang may baon na jokes at nakikipagkwentuhan ng kung ano-ano sa mga crew. Isang araw ay duty ako ng opening. Sarado pa ang store para sa customers, pero may tao na sa loob. Pagpasok ko ay nakita ko si Ma'am Raquel na nagmamap ng sahig. Nilapitan ko siya at sinabing ako na ang gagawa nun. Ngumiti siya at pinasa sa akin yung map. Sabay akyat na niya sa taas kung saan naroon yung office. Tinapos ko lang yung pagmamap bago umakyat na rin at nilagay sa cabinet yung map. Nakita ko na nag-uumpukan yung mga katrabaho ko, pati yung isa naming manager, si Sir Chase. Tinawag nila ako pero hindi kaagad ako lumapit dahil naiihi pa ako.
may sinasabi sila na hindi ko maintindihan kasi sabi ako ng sabi ng wait lang. Pagkatapos kong makaihi ay lumapit na ako sa kanila at nagtanong kung ano ang meron at ang aga-aga ay nagchichismisan sila. Tanong kaagad nila sa akin kung nagbukas na raw ba ako ng GC dahil parang wala akong alam. Pinakita sa akin ng isa kong katrabaho ang cellphone niya na naka-open ng group chat. Nakita ko roon ang usapan na hindi makakapasok si Ma'am Raquel dahil naaksidente siya habang papunta sa trabaho ng umagang yon. Dead on arrival si Ma'am at yun ang topic ng chismisan. Nanginig yung mga kamay ko kasi nakita ko pa si Ma'am na nagmamap sa baba. Kinuwento ko yon at halos lahat sila ay napahaplos sa mga braso dahil sa kilabot. Ayaw pa nga nilang maniwala pero sabi ko ay ano naman ang mapapala ko sa pagsisinungaling. Kaya nga ako bit-bit ko yung map pag-akyat ko. Na-late kami ng kalahating oras sa pag-o-open ng store dahil nagdasal pa kami at ipinagtirik ng kandila si Ma'am Raquel. Naaalala ko pa talaga yung itsura niya noong nakita ko siya ng umagang yon. Wala talagang makakaisip na multo na lang niya yon dahil ang ganda-ganda pa ng ngiti niya. Pag naaalala ko yon, palagi kong naiisip na ang bilis lang talaga ng buhay ng tao. Hello po Sir Neb, please pakitago na lang po ako sa alias na Aki. May ibabahagi lang po akong karanasan sa isang BPO company na kilalang kilala ng marami. First time ko noon sa floor ng kumpanya na yon, pero third time ko na sa call center. Pagpasok ko pa lang sa vicinity ng company ay sobrang sakit na ng ulo ko. Okay naman ako before pumasok, pero noong naswipe ko na yung temporary ID ko ay biglang parang sasabog na yung ulo ko sa sakit. Gusto ko na nga sanang umuwi nun, pero dahil first night nga namin sa floor, ay pinilit ko yung sarili ko na kayanin ang sakit. Ang nasa isip ko noon, hindi naman mabigat ang gagawin ko dahil uupo lang ako at tatanggap ng calls. Sanay naman akong magtrabaho kahit masakit ang ulo, kaya go lang. Noong mga unang calls, medyo kinakaya ko pa. Madali lang naman kasi yung dati at bago kong account ay magkapareho lang ang service. Hindi ako sigurado kung pang ilang call na yung natanggap ko nang imbis na magpakilala yung client ay iba ang sagot niya sa tanong ko. Hindi ko na maalala yung eksaktong salita niya. Basta ang context ng sinabi niya ay pumunta na raw ako sa clinic o matulog sa quarters kung masama ang pakiramdam ko. Ang naisip ko noon ay baka halata na sa boses ko na masama nga ang pakiramdam ko. Kaya nagsorry ako at sinabing kaya ko naman. Pero sabi ni client ay nararamdaman niya na hindi ako okay. May hahawak daw sa likod ko at papasok sa katawan ko kung hindi pa ako aalis sa inuupuan ko. Natakot talaga ako sa sinabi niya dahil naramdaman ko nga na parang may humihipo sa likod ko. Napatayo agad ako at halos mabunot ang headset sa ulo ko kaya napalingon sa akin ang lahat. Nilapitan ako ng isang TL na nakakita sa akin at tinanong ako kung anong nangyari. Sinabi ko na nasusuka ako at masama ang pakiramdam ko. Namumutla nga raw ako kaya sinamahan niya ako sa klinik. Pagkatapos akong bigyan ng gamot ay pinarest muna ako sa quarters. Nakatulog naman ako ng ilang minuto at nang magising ako ay umukay na yung pakiramdam ko. Ang hindi ko alam ay pinakinggan pala ng TL ang huli kong call at kinilabutan daw siya sa takbo ng usapan namin nung client na wala raw record sa amin. Dire-diretso daw ako sa pakikipag-usap at nagpapaliwanag pa tungkol sa nararamdaman ko. Pero ang tanging naririnig daw niya sa kabilang line ay mga paghingang malalim at mga ungol. Pinarinig pa yon sa akin at nakakapangilabot nga yung mga tunog. Kamuntik na akong mag-back out sa company dahil sa ganoong karanasan.
Pero nanghinayang din ako sa offer, kaya nilakasan ko na lang yung loob ko. Awa ng Diyos, Sir Neb, hindi na yun naulit. Good evening po. Salvador na lang ang ipangalan nyo sa akin. Gusto ko lang din po sanang mag-share ng nakakatakot kong experience. 2009 pa po ito nangyari, pero hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Medyo weird at creepy na experience para sa amin ang Ate Vanjie ko. Galante ang Ate Vanjie ko. Nanlilibre lagi tuwing sweldo. Noong mga time na ito ay wala pa akong trabaho, kaya naman si Ate Vanjie ang madalas na manlibre. 5 months na siyang buntis nung time na yon. Madalas ko ring samahan si ate sa mga lakad dahil nasa ibang bansa ang asawa niya. Nagpa siya kaming kumain noon sa McDo. Sa labas pa lang ng McDo, napansin na agad namin ni ate ang isang matandang babae na nakasuot ng itim. Hanggang bewang yung buhok niya. Matalim tumingin yung mga mata at kapansin-pansin ang talas ng mga kuko. Pagpasok namin sa pinto ng fast food ay sumunod sa amin yung matanda. Bagay yon na hindi namin binigyan ng mali siya. Pumila kami ni ate. Si ate ang pinauna ko dahil siya ang magbabayad ng order namin. Nung sumunod sa akin yung matanda ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba. May dalawa pa kasing pila na mas maikli dahil mas mabilis ang cashier. Kaya nagtataka ako kung bakit mas pinili ng matanda na sumunod sa amin. Matapos naming sabihin yung order ay nilingon ko yung matanda. Sandali akong nangilabot nung sabihin niya yung order sa cashier. Pwede bang umorder ng chicken fillet tapos hindi ipapaluto ah? Tanong nung matanda. Magalang na sumagot yung cashier. Sinabi nitong hindi raw po pwede. Sinabi naman ng matanda na nagbibiro lang daw siya. Nung makahanap na kami ng upuan ni ate, ay hindi ko inalis ang tingin doon sa matanda. Ramdam ko kasi na susundan niya kami. At Sir Neb, hindi nga ako nagkamali. Dahil sa dami ng bakanting upuan, ay doon pa talaga siya pumwesto malapit sa amin. Habang kumakain kami ni ate, ay nagulat kami nang kausapin kami ng matanda. Tinanong niya si ate kung saan siya nakatira. Hindi naman sumagot si ate. Maya-maya, nagtanong siya ulit. 5 buwan na ba yung tiyan mo? O 6? Sa sumunod na tanong nung matanda, ay nakita ko sa mukha ng ate ko yung sindak. Hinawakan niya ng mahigpit yung kamay ko. Nung tignan ko yung matanda, ay nakita kong naglalaway ito. Lalong tumalim yung tingin niya sa amin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at sinabing hindi naman daw talaga siya kumakain ng chicken fillet at umiinom ng soft drinks. Masama daw sa katawan niya. Kung gusto ko raw ay sa akin na lang yung order niya. Bagay na tinanggihan ko. Hindi na nakatiis si ate Sir Neb kasi sumasakit na rin daw yung tiyan niya. Lumabas kami nang hindi inuubos yung pagkain. Umorder na lang kami sa kabilang fast food. Ang sabi ni ate Sir Neb ay meron daw talagang kakaiba doon sa matanda. Para bang kapag nagtagal pa kami sa tabi niya, eh baka mapaanak siya dahil sa tindi ng pagsakit ng tiyan niya ng mga oras na yon. Mga kapasta, ako po si Patrick. Kasalukuyan akong teacher sa elementary dito sa amin. Noong bagong graduate ako sa kursong education, para matustusan ang review ko, nag-apply ako bilang crew sa isang Jollibee branch dito sa lugar namin. Pasalamat din ako sa trabaho na yon dahil nataguyod ko ang pagre-review ng hindi na umaasa kila mama at papa. After ilang months, nalipat ako sa panggabing shift. Mga alauna ng madaling araw hanggang alas 3 ng madaling araw ang pinaka dead hours ng shift ko. Ibig sabihin, halos walang tao sa ganoong mga oras.
Isang beses mga alas tres ng madaling araw, paglingon ko may customer pala sa counter na nag-aabang sa harap ko. Nabigla ako, Sir Neb, kasi hindi ko man lang narinig yung pinto na bumukas o hindi ko narinig yung mga paglalakad niya. Parang bigla na lang siyang lumitaw sa harap ko. Naka-formal siyang damit, long sleeves at coat na itim na pinaresa ng itim din na slacks at balat na sapatos, pati yung sombrero niya itim. Ang tanda na ng itsura niya, nasa tansya ko ay baka mga 60 plus na ang edad. Sinabi ko na yung spill ko, sabay tanong kung anong order niya. Nagsalita siya. Ang gaspang ng boses niya, Sir Neb. Kapilang daw ang gusto niyang bilhin. Habang naghihintay ng order niya, napansin ko na nakatitig lang siya sa akin. Nung ibigay ko yung inorder niyang kape, hindi muna siya umalis. May sinabi siya sa akin, wag na wag daw akong sasama sa kaibigan kong nakakotse pag uwi. Tapos nun, umalis na siya. Tulala talaga ako nung time na yon sa narinig ko. Kasi papano niya nalaman na nakikisabay ako sa kaibigan ko na crew din? Kahit hanggang katapusan ng shift ko, iniisip ko pa rin yung sinabi sa akin noong lalaki. Bago umuwi, sinabihan ko yung kaibigan kong nakakotse na baka hindi muna ako makakasabay sa kanya kasi may pupuntahan ako sa may sentro. Habang nasa parking lot at nagyoyosi, nakita ko pa na dumaan siya. Kumaway pa nga ako. Pero nung nasa kalsada na siya, Sir Neb, tsaka ko lang nakita na may taong nakasakay doon sa likod ng kotse niya. Yung lalaking may itim na sombrero at coat. Nakaupo siya doon. Bumalot talaga yung takot sa buong katawan ko. Tinawagan ko yung kaibigan ko sa cellphone, pero hindi siya sumasagot. Nung makauwi na ako, nakareceive ako ng text na nadisgrasya raw yung nakakotse kong kaibigan. May nakasalubong siyang truck. Ilang araw siyang comatose sa ospital, pero kalaunan ay namatay din siya. Hanggang ngayon, Sir Neb, hindi ko pa rin yun makalimutan. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na siguro hindi ko pa oras para mamatay. Marami na po akong napakinggang call center stories dito sa channel, kaya nag-decide po akong ibahagi itong experience ko. Bruce po ang pangalan ko. Nagtrabaho ako noon as email support. Magaan lang yung trabaho kaya nagtagal ako. Sa trabaho namin ay dapat may mag-shift tuwing Linggo dahil natatambakan kami ng email tuwing Lunes kapag walang tumatao. Dalawa ang kailangan mag-shift every Sunday. Ako yung isa na 11 PM at si Monty naman yung kasama ko na alas 12 naman ang shift. Sanay naman ako na pumapasok ng Linggo. Pero nung first time kong ma-assign sa Sunday shift sa company na yon, ay kinabahan ako. Sabi kasi ng TL namin ay kami lang dalawa ni Monty ang tao sa buong floor. May mga parte daw ng floor na pinapatay ang ilaw kapag walang gumagamit sa ibang rooms. Pero wag daw akong matakot. Maliwanag naman daw kasi yung bay kung saan kami in-assign ni TL. Kailangan lang daw naming buksan dahil pinapatay ng housekeeping. Tsaka hindi naman daw magkalayo ang cubicle namin ni Monty. Unang Sunday shift ko nun, ako ang pinakaunang tao sa floor dahil isang oras ang pagitan ng schedule namin ni Monty. Total ay wala naman akong ibang kasama kaya sinubukan ko munang umidlip. Hindi pa ako nakakapikit ng matagal ay nakarinig na ako ng pamilyar na ingay. Takatak ng keyboard. Napangiti ako at naisip na may kasama na ako. Nagpasalamat pa ako dahil ang agang pumasok ni Monty sa trabaho. Nung imulat ko ang mga mata ko ay tinawag ko si Monty. Pero walang sumagot. Nagpatuloy lang ang tunog ng mga takatak sa keyboard. Napangiti pa ako. Sabi ko pa sa sarili ko ay ang gago ni Monty kasi nananakot. Kaya naman hinanap ko yung pinanggagalingan ng tunog ng keyboard. Habang naglalakad papunta sa isang cubicle kung saan ko naririnig yung mga takatak,
ay bigla akong nakaramdam ng kilabot. Naisip ko na kung talagang nasa floor na si Monty, eh bakit hindi tumunog yung pinto na kailangan ng access card para mabuksan? Kahit takot ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagpunta sa pinagmumulan ng mga takatak. Nung matuntun ko ang cubicle, ay halos sumabog yung ulo ko sa takot. Nakaupo kasi ang isang maputlang lalaking kamukhang kamukha ko sa cubicle. Nakasuot ng pantalon at damit na kagaya ng sa akin. Abala sa pagtipa sa keyboard yung lalaki, habang nakatitig ang namumuting mata sa harap ng monitor na nakapatay naman. Papatakbo na ako palabas ng kwarto nang lingunin ako ng kamukha ko. Ngumiti pa yun sa akin, Sir Neb. Nung makababa ako ng floor ay para akong naligo sa pawis. Tinanong ako ng guard kung bakit, pero hindi ako nagkwento dahil alam kong hindi naman kapani-paniwala yung nakita ko. Pero mas nangilabot ako sa sinagot ng guard, Sir Neb. Pabayaan nyo lang yon, sir. Masasanay ka rin. Sa una lang nakakatakot yan. Kolektor ako ng mga bagay na napaglumaan na ng panahon. Hindi ko masabing antique collector dahil kadalasan ay basura ang tawag ng iba sa mga bagay na kinukolekta ko. Kung kilala nyo si Crazy Kyle, ay malapit sa ginagawa niya ang trip ko. Isa rin po akong picker. Ang kaibahan lang ay small time lang ako. Ako nga pala si Jigs, at ang kwento ko ay tungkol sa paborito kong item na sa palagay ko ay medyo, sabihin na nating, may sanib. Meron akong prized possession na malamang ay hindi na naaalala ng mga tao. Isa yung vintage Jollibee statue na minana ko sa isang tsuhing nakabili nun. Mabalik sa kwento, hindi naman talaga haunted yung Jollibee statue ko noong umpisa. Nangyari lang ang mga kakaibang karanasan ko nung mamatay ang ex-wife ng tsuhin ko na unang nagmay-ari noon. Bali kasi kaya napunta sa akin itong statue ay dahil ayaw roon ni Tita Chabiliza, yung ex-wife ni Uncle. Noong time na yon ay nagsisimula na rin akong mangolekta ng rare items, kaya sa akin binigay ni Uncle yung statue. Fast forward 5 years later at naghiwalay sina Uncle at Tita. Tapos 2 taon after that ay biglang pumunta sa bahay si Tita para kunin yung statue. Ibebenta raw niya. Kasal pa rin naman daw kasi sila ni Uncle, kaya may karapatan siya roon. Nalaman pala ni Tita na collector's item yung statue. Tapos may nakausap siyang picker na interesado doon. Siyempre hindi ako pumayag. Sa akin na yun. Nagkasagutan pa kami kasi siya ang dahilan kung bakit pinamigay ni Uncle yung statue. Tapos nung malaman niyang may value, biglang interesado na siya. Ilang taon ang nagdaan at nabalitaan na lang namin na naaksidente si Tita at namatay. Doon na nagsimula ang mga pagpaparamdam doon sa statue. As in, noon mismong araw na nalaman namin na wala na si Tita, e bigla ko namang nakita na gumalaw yung mga mata ng Jollibee statue. Para yung nag-squint at kinuyom yung mga kamao. Nung lingunin ko naman ay normal ang itsura niya. Hindi ko na lang pinansin yon. Isang linggo matapos yon ay nadatnan ko sa studio na magulo ang mga gamit. May ilang koleksyon akong basag at yung iba naman ay nayupi. Natakot ako na baka may nakapasok na magnanakaw. Pero wala namang nawala sa mga gamit. Sa halip ay sinira lang talaga. Pagharap ko sa salamin ay nakita ko roon yung refleksyon ng Jollibee statue na nakatitig sa akin at parang malademonyo. Nung hinarap ko naman yon ay normal pa rin. Ininspeksyon ko yon at nakita ko sa may bandang paa niya na may mga marka ng kulay ng ibang item na nabasag. Para bang tinapakan niya ang mga nasirang koleksyon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik noon, Sir Neb. Nilagay ko sa isang hiwalay na kwarto yung statue. At hanggang ngayon ay naroon siya. Paminsan-minsan
ay naririnig ko na parang may nagdadabog sa kwartong kinalalagyan niya. Sabi ni Uncle, baka nga raw si Tita ang dahilan ng pagpaparamdam noong statue. Hello po, Sir Neb. Archie ang pangalan ko. 8 years na rin akong palipat-lipat sa mga BPO company dito sa amin. Swertihan lang ang pagkakatanggap ko noon sa BPO. Sinamahan ko lang yung isang kaibigan na mag-apply at kinumbinsin niya rin ako na sumubok rin. At ayun nga po, pasado agad ako at binigyan ng schedule ng training. Dahil usually ay gabi ang shift ko, maraming kwento akong naririnig sa mga katrabaho na nakakatakot na mga karanasan na nangyayari sa mga call center company. Itong kwento ko naman ay nangyari noong unang taon ko sa first company na tumanggap sa akin. Bali, unang linggo ko sa training, ganado akong pumasok kasi nga bagong-bago sa akin ang ganoong klaseng experience. Na-enjoy ko yung mga ginagawa naming activity at excited na rin akong tumanggap ng mga calls. Ang pasok ko noon ay alas 10. Mga ganong oras ay nasa itaas na halos lahat ng employee ng kumpanya, kaya bihira kaming may makasabay na mga agent din. Dumating ako mga 9 PM. Bumati ako sa guard at saka sumakay na sa elevator. Pinindot ko yung close button at nung pasara na yung pinto, biglang may humarang na kamay sa pagitan nun. Pumasok ang isang lalaking sa tansya ko ay nasa 30 anyos ang edad. Sobrang payat niya, Sir Neb. Naka-blue siya na long sleeves at maong na pantalon. Pumasok siya tapos tumabi sa akin. Habang umaandar yung elevator, kitang-kita ko sa refleksyon na hindi mawala-wala yung ngiti ng lalaki. Iniwas ko yung tingin ko kasi parang kinikilabutan ako sa itsura niya. Hindi ko hinuhusgahan yung mga payat na tao, pero sobrang negative talaga yung pakiramdam ko dun sa lalaki. Ang dumagdag pa sa takot ko ay nung sumipol siya ng isang nursery rhyme. Old MacDonald yung sinisipol niya. Habang ginagawa niya yon, Sir Neb, nagtataasan talaga yung mga balahibo ko. Nakakapangilabot. Medyo lumayo ako sa kanya, pero halata ko na lumalapit talaga siya sa akin. Tapos tumingin ako sa refleksyon ng isa pang beses. Nakangiti pa rin siya. Pagbukas ng pinto, Sir Neb, halos patakbo akong lumabas ng elevator. Nakahinga rin ako ng maluwag pagkatapos nun. Binalik ko yung tingin ko para makita yung totoong itsura ng lalaki na hindi galing sa refleksyon ng elevator. Pero Sir Neb, paglingon ko, wala nang tao sa elevator. Imposible yon, dahil kung lumabas siya kasabay ko, dapat narinig ko man lang yung lakad niya. Pero wala. Nung break time ko ng gabing yon, kinuwento ko sa ilang ka-wave sa training ang nangyari sa elevator. Doon ko nalaman na parang urban legend pala sa company namin yung naka-blue na lalaking yon. Sumasabay raw sa mga bagong agent. Tapos ayun nga, tatakutin ng ngiti niya tapos sisipol. Walang nakakaalam kung engkanto ba yon o kaluluwa. Basta simula pa raw nung unang itayo ang company ay lagi nang nagpapakita yung lalaki. Hi mga kapasta, ako po si Joel. Bale, itong kwento ko nangyari noong 2015. Katatanggap ko lang noon sa trabaho at bilang celebration na rin, nagkayayaang mag-inuman. Dapat 1 AM uwian na, pero nag-enjoy yung iba kong kasama, kaya umabot pa kami hanggang alas 4 ng madaling araw. Bago umuwi, sabi nung isa naming kasama, magkape raw muna kami, pampatanggal ng tama. Kaso nga lang, wala nang bukas na coffee shop. Kaya nung may madaanan kaming McDo, nagkasundo kami na doon na lang magkape. Pagpasok namin, nakapagtataka, Sir Neb, kasi may mga tao ng ganoong oras na madaling araw.
halos apat na mesa ang occupied. Pero naisip ko na lang, baka mga nagtatrabaho ng night shift. Umorder kami ng kape tsaka ng burger. Sinamahan na rin namin ng ilang fries. Habang nilalagay ng crew yung order namin sa computer niya, sinabi niya sa amin na kung pwede raw, huwag kaming masyadong maingay habang kumakain. Baka kasi maabala raw namin yung ibang customer. Umuo naman kami, pero pagpunta namin sa table, pinag-usapan namin kung bakit sasabihin pa sa amin yon ng crew. Nawirduhan lang kami. Habang kumakain, hindi ko mapigilan ang sarili ko na tignan yung mga tao sa kabilang table namin. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo masama ang pakiramdam ko sa kanila nung papasok pa lang. Napansin ko rin na hindi sila nag-uusap-usap. Parang nandoon lang talaga sila para maupo. Tapos yung mga pagkain sa harap nila, hindi man lang nabawasan, ganun din yung sa ibang table. Medyo kakaiba nga, Sir Neb, kasi mukhang hindi naman pagkain galing sa McDo yung nakalapag sa harap nila. Dahil nga sa sabi ng crew, mahina lang yung mga kwentuhan namin. Nalibang kaming lahat sa pag-uusap hanggang sa napansin ko na wala na yung mga tao sa katabi naming mga table. Lahat sila parang naglaho na lang bigla. Kinalabit ko yung mga kasama ko, tapos tinuro yung mga nawalang tao sa table. Nagkatinginan kaming lahat, kasi kung lumabas na yung mga tao, dapat narinig sana namin na naglakad sila o nabuksan yung pinto ng McDo. Pero wala, Sir Neb. Paglabas namin sa parking lot, may isang crew doon na nagsisigarilyo. Kinausap niya kami. Sabi niya, pasensya na raw kasi hindi nila sinabi na yung mga kasama namin kanina ay mga kaluluwa na lang. Actually, hindi raw sila sigurado kung anong mga nilalang talaga yon. Basta napansin na lang daw nila na kapag madaling araw na ay bigla na lang lumilitaw yung mga taong yon. Tapos makalipas lang ang ilang minuto ay bigla na lang silang nawawala.